Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para po sa aking Filipino subject sa aking homeschooling, ang lesson ko po ay pang-angko. Ano ang pang-angko? Ito ay mga katagang ginagamit upang pagdugtungin ang magkasunod na mga salita upang maging makabuluhan ang kahulugan nito at maging madulas ang pagbasa rito. May tatlong uri ng pang-angkop. Ang una rito ay pang-angkop na na. Ginagamit ito kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa letrang N. Ang katinig po ay ang sa salitang English ay consonant. Uulitin ko po. Ang pang-angkop na na ay ginagamit kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa letrang N. Ngayon naman po, gagawa po ako ng mga pangungusap gamit ang pang-angkop na na. Unang pangungusap. Ako ay nasa ilalim ng mataas na puno. Ang kataga na may sa aking pangungusap na may pang-angkop na na ay mataas na puno. Mataas na puno. Pangalawang pangungusap. Kami ngayon ay nasa malawak na parke. Ang kataga sa aking pangungusap na may pang-angkop na na ay malawak na parke. Malawak na parke. Mapapansin po natin sa aking mga kataga na ang salitang nauuna bago ang na ay nagtatapos sa katinig. Ang letrang S ay katinig at ang letrang K ay katinig. Mataas, nagtatapos sa letrang S. Malawak, nagtatapos sa letrang K. Na parehas na katinig. Ngayon naman, pangalawang uri ng pang-angkop. Pang-angkop na nang, O-N-G. Ang pang-angkop na nang ay ginagamit kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa patinig. Ang patinig po sa salitang Ingles ay vowels o a, e, i, o, u. Uulitin ko. Ang pang-angkop na nang ay ginagamit kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa patinig o vowel. Unang pangungusap gamit ang pang-angkop na nang. Masarap pagmasdan ang mga building dahon. Ang kataga sa aking pangungusap na may pang-angkop na nang ay building dahon. Perdeng dahon. Pangalawang pangungusap gamit ang pang-angkop na nang. Ako ay nakatayo sa malaking bato. Ang kataga sa aking pangungusap na may pang-angkop na nang ay
malaking bato. Malaking bato. Mapapansin po natin sa aking mga kataga ay ang mga salita bago ang pangangkop na nang nagtatapos sila sa patinig o vowels. Ang belda ay nagtatapos sa patinig na i at ang malaki ay nagtatapos sa patinig na ay. Kaya beldeng dahon, malaking bato. Hindi po natin pwedeng sabihin na belde na dahon, malaki na bato. Dapat po, kinalagyan po natin ng ng or nang. Kapag nagtatapos ang unang salita sa patinig o vowels. Ngayon naman, ang pangatlo at huling pangangkop. Pangangkop na G. Ginagamit ang pangangkop na G kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa N. Uulitin ko po. Ang pangangkop na G ay ginagamit kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa N. Unang pangungusap gamit ang pangangkop G. Hawak ko ay malaking dahong malaki. Hawak ko ang dahong malaki. Ang kataga sa aking pangungusap na may pangangkop na nang ay na may pangangkop na G ay dahong malaki. Pangalawang pangungusap para sa pangangkop na G. Masarap sa pakiramdam ang hanging malamig. Masarap sa pakiramdam ang hanging malamig. Ang kataga na may pangangkop na G sa aking pangungusap ay hanging malamig. Hanging malamig. Mapapansin niyo po sa aking mga kataga ay ang mga salitang nauuna bago ang G ay nagtatapos sa letrang N. Ang dahon ay nagtatapos sa letrang N. Ang hangin ay nagtatapos sa letrang N. Tandaan! Ang pangangkop na na ay ginagamit kapag ang nauunang salita ay nagtatapos sa katinig. Ang mataas ay nagtatapos sa letrang S. Ang malawak ay nagtatapos sa letrang K. Sa pangangkop na nang, laging tandaan na dapat ang nauunang salita bago ang nang ay nagtatapos sa patinig o vowels. Ang berde ay nagtatapos sa I. Ang malaki, malaking, malaki ay nagtatapos sa I. At para naman sa pangangkop na G, laging tandaan na dapat ang nauunang salita bago ang G ay nagtatapos sa N. Ang dahon ay nagtatapos sa letrang N. Ang hangin ay nagtatapos sa letrang N. Paalam!